Binondo Food Girl ba ang hanap mo? Tara na, samahan niyo kami. Since galing kami sa iba't ibang lugar, ang Binondo Church ang aming naging meetup, and of course, we paid for a visit na din. After that, at nang start na kami maglakad-lakad, at dahil nga mainit, ang una naming nabili ay itong sugarcane juice na 100 pesos. Freshly made ito, at nakapwesto lang siya malapit sa may arko. Nagustuhan ko to dahil simply sweet ang lasa niya. Ang next naman ay itong very popular nowadays na tanghulu. Mabilis itong maubos dahil marami na kaagad ang nakaabang sa kanya. 50 pesos ang maliit at 100 naman sa malaki. Mas gusto ko ito compared sa frozen tanghulu dahil crunchy ang sugar coat niya at fresh ang strawberries na ginamit. For every bite, nagahalo ang sweet and sour taste niya. At dahil di pa kami nag-lunch, dumiretso na kami sa Sincerity Restaurant. Sunday kami pumunta, so mas maagang cut-off nila. At around 2 PM, di na sila tumatanggap ng customers. At pag magda-dining kayo sa second floor, dadaan ka sa parang maze at tatagos ka sa kitchen area. Reasonable ang price at good for sharing lahat. Masarap ang kanilang lomi pancit. At ang bestseller naman nila ay itong Sincerity Chicken na very crunchy. At ito nga, hindi na nila napigilan na mag-rice. At dahil nga masarap, naubos talaga namin lahat. After that, naglakad ulit kami papuntang sentro. Bumili kami dito sa Dong Bay Dumplings. Open for takeout only, and ang bestseller nila ay ang Kuchai with Pork for 14 pieces for 200 pesos. Dito naman sa Puchuan Bakery, more on Chinese pastries dito. At ang the best na nabili namin ay itong pineapple hopya. Nagtry na rin kami bumili ng fortune cookies for 20 pesos. At habang nag-aantay kami ng aming dumplings, nag-open na kami ng fortune cookies para lang siyang horoscope at may mga lucky numbers din ito. At syempre, kung ano man ang nakasulat dito, well, isa tong malaking sekreto. Bumili rin ako ng Halflex para ipatakim sa mga pamangking ko. Nag-drop by sandali sa imbitin para dito sa favorite kong kikyang. Pagtawid mo ng tulay, marami pa ditong food stalls at sa kanto nga nito ay ang Veggie Select. Dito mo mabibili ang kanilang famous Xiaolong Pao at ang kanilang mga barbecue. Xiaolong Pao na 200 for 10 pieces at barbecue na 120 for 3 sticks. May sugarcane din sila na yellow color juice for 100 pesos at napansin ko na mas maraming pila dito. Now it's tikiman time! Yung barbecue nila ay hindi meat, more on parang rice cake ang texture with barbecue sauce. Masarap siya and it is a must try. At since busog na kami, naglakad-lakad muna kami para maghanap ng coffee shop at tumambay. On the way, napadaan naman kami dito sa One Key. May malalaki silang shopaw at bumili kami dito ng egg pie for pasalubong. Dito naman sa Apolog Coffee and Pastries, masasarap lahat ng drinks na in-order namin. Dito na rin namin tinikman yung Xiaolong Pao na nabili namin sa Veggie Select. Ang texture niya ay parang medyo fried shoupao at perfect ang kanyang sauce. Bago umuwi, ay dumaan naman kami sa Salazar Bakery na very famous for their hopya, pastries, bread, snacks, and treats. Maganda dito bumili ng pangpasalubong. Kung food trip ang hanap mo, tamang-tama ang Binondo Food Girl para sa'yo. Hanggang sa muli!